What's up mga ka-wonder? Another day, another adventure. Welcome again sa ating Boracay Vlog Series. It's me again, Doc Sammy, and tara, samahan nyo kaming mag-adventure, mag-explore, gumala dito sa napakagandang isla ng Boracay Island. Wala, excited na ba kayo? Tara nang mag-adventure! Ito na kami sa hotel and outfit number 2. Pinag-base lang kami para mag-sunset viewing. Ayan. So, eto, lalabas lang kami. It's around 4:30 PM and I love nyo pa. Ang ganda ng panahon sa labas. Mainit. So, hopefully may sunset. Ayan. So, tara! Sama kayo sa akin manood ng sunset! Ayan. Ito palang outfit ko, guys. Nabili ko siya. Shein. Diba? Actually, ano siya, swimsuit siya. Pero, para din siyang mini dress. So, napaka-comfortable suotin. Ayan. So, tara guys. Labas na tayo. Ayan guys, so tingnan niyo. Wow! Ganda. Oo, diba? And finally, the sun is up. So, sobrang tagal namin sa Boracay. Magto 2 days na guys. Ngayon palang nagpakita si Mr. Sun. So, ano, tara, mag-stroll tayo sa White Beach. Oh, Mr. Sun is up. Yay! So, by the way, yung likod ko, yan pala yung Henan Crystal Sands. Hindi na ako mag-book dyan, charot. Kasi walang cancellation. And, na-victim na ko na one. So, no more Henan. Yan. Maganda ngayon, guys, is my son. Hindi siya makulimling. Bukas ba? Hindi pa, sa ako naman mag-book. Naglalakad kami. Nahanap namin kumabayans. Kasi, para bumili ng sleeper. Sa masakit yung sleeper ko. Kakasugat sa paa. Kaya lakad-lakad. Ayan. Sa station 1 pala to guys. Ayan. Dito na kami sa may Starbucks. Ayan yung Starbucks. Open naman siya. Kagabi napunta kami dito. Kakahanap ng subway. Kaya lang sarado pala yung subway. So, ayan. Hanapin natin yung Habayas. Guys, may nakita si Ivan Cyril. Doon daw banda punta kami. Kasi marami din namang tao nagpipicture doon. Yan. Yan, ito pala yung station 1 guys. Ah, nakabili na kami ng sleeper. Bili namin guys, so, sabot ko. Yan. So, sobrang sakit talaga ng sleeper na dala-dala ko. Kaya ayan, bumili nilang kami. Yan. Tara nang magpa-picture dito guys. Dito pala yung spot kung saan sakayan kung mag-a-island happy. And kung mapapansin nyo, ang daming nagpapa-picture sa spot nito. Kasi sobrang ganda naman talagang magpapa-picture kung ang kuha ang buong part ng Station 1. Ito pala kami guys, nag-picture lang. Medyo maalon. Ayan. Napag-isipan namin na kumuha ng paraw sailing. Sunset viewing, ganun. So, nintay lang namin yung boatman namin, si Kuya Glenn. Kasi, ayan. Tunan nyo. So, yung bayad pala ay 700 pesos pag joiner ka. So, joiner lang kami kasi dalawa lang kami. Pero pag gusto mo ng private, meron naman nasa 2,500. So, ayan guys. Experience natin. Yan si Kuya. Ano lang, sir? Tay lang kami. Parang wala pang bangka. Para sailing kahit wala ng sunset. Para sailing. Ayan guys. So ito nakasakay na kami. Medyo matagal kami nagantay kasi parang nagkukulangan ng mga paraw. So, magla-life jacket tayo kasi hindi ako normal. Lumangoy. Then our coral sailing starts now. Finally, after ilang minutes pang pag-aantay, nakasakay na din kami sa aming boat. Siya pala ang aming boatman guys. And kung mapapansin nyo, sobrang relax na relax kami dito. Para ka lang nakaduyan guys kasi ang sakayan ay nasa gilid ng bangka. Hi, my husband. So dito kami nakaupo sa parang ano yan? Parang dun sa kabila. Ayan, saka dito. And, so, maganda pa, maganda yung panahon para makita niya talaga yung itsura ng ano,
Ay, malapit ang sun. Ayan. Nakaka-relax mo kayo dito. Parang nakatigyan. Kasi hindi nakakatago. 2 hours din ang duration ng paraw sailing, guys. And the best time para magparaw sailing is sunset. Especially kung maganda yung panahon. Worth it talagang magparaw sailing. First time ko ding ma-experience ang ganitong feeling, guys. Sobrang ganda and sobrang nakaka-relax. And kung mapapansin nyo, ayan, chill-chill lang talaga while riding the paraw. Dapat talagang ma-experience nyo din ang paraw sailing. And worth it na worth it ang 700 pesos nyo sa ganito kagandang experience. So, eto, ilang minutes pa kami nagsisig. Ayan, pwede may ganito, guys. Kaya, may nahihinom na. So, ayan siya, guys, ha. Ulit naman, mas lalang sa ganito, pero kaya lang dito. Oops! Minsan talaga, medyo maalon. That's normal, guys. Medyo nakakatakot lang yan. Pero madalas, nakaka-relax talaga ang pagsakay ng paraw, guys. So, again, must try and mag-book na kayo ng paraw sailing. So, ayan, guys, pabalik na kami sa isla. Nabook pala namin ang aming tour, guys, kay Kuya Glenn, which is nakita lang din namin siya sa daan. So, minsan na mas nakakamura pag sa mga tour agents tayo nagbubook. At the same time, nakakatulong din tayo sa kanilang hanap buhay. Sila pala yung mga kasama namin, guys, na naging friend natin namin. So, hello po sa inyo! Basta! Yes, super enjoy talaga kami sa aming paraw sailing. And eto pala yung mga videos and pictures na nakuhanan namin sa aming paraw sailing experience. Ang paraw sailing, guys, ay dapat isa din sa bucket list nyo pag pupunta kayo ng Boracay Island. And that's it for today's vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa ating experience dito sa Boracay Island. And oops, merong pang part 2, part 3, and part 4 sa ating Boracay vlog series. Kaya, see you on my next vlog!